How happy were you na dumating si Stanley Pringle? Kaya ako tumatagal ngayon sa PBA dahil sa kanya. Ano masasabi mo? Kuya, lahat ng in-interview ko dito, si Paul Lee, na parang, wala eh, like talagang siya eh. Siya talaga yung... Wala, siya. Kumbaga pag may import conference, may Justin Brown kami. Pag all Filipino, may Stanley Pringle kami. Ganun sabi, lang yun. Sabi nga nila, import. Pag 6-2 pa baba ang import, Stanley Pringle eh. Wala. Grabe. So talaga import ang tingin nyo sa kanila? Sa kanya? Oo. Import talaga. We treat him as an import. Ako, I treat him as an import eh. You want the ball? Okay, I'll give you the ball. Kaya medyo ngayon, yung trabaho ko medyo hindi naman siya dumali. No? Mas umihirap kasi kailangan ko rin siya alalayan. Eh. Totoo. I have to make him happy and also japit. Diba? Make happy. So, ang okay lang talaga is it nag-open up sa para sa akin kasi they have to defend. Masaya ako dahil nakapasama siya at least kahit papaano nag-lesson. No, lesson yun, yung hindi dumali. Burden. Kumbaga, nag-lesson lang. Na medyo burden. Pwedeng, ikaw naman. Ganun. Are there moments na, Stan, like, ikaw na. Like, gawan mo na ng paraan. Oo. Most of the time. Most of the time. Hindi pala moments. So, most of the time. You have to take advantage of the talent. We have to make the most out of his talent. Hindi mo siya pwedeng pigilan kasi yun yung talent niya. Score talaga. He will really find ways to score. And you let him. Kumbaga, huwag mo nang isipin. Like, kasi that's his strength eh. Pero may moment din kuya na knowing like Stanley, sobrang bait ni Stanley, sobrang humble niya. Mm-hmm. Siguro may moment nung umpisa na parang I don't wanna step on Eli Tenorio's toes, I don't wanna step on kayo din mismo na parang go. May ganun siyang factor si Stanley. That's why he's a very good player. Not because he's talented wise utak, but his mentality of he came into our team, we're winning without him. He came into our team na hindi niya dinala yung mentality na I'll do everything. Hindi siya savior. He adjusted. Somehow he adjusted. Kasi sa Northport, lahat kanya ball eh. Sabi nga ni Polly, sa inyo daw, mabait pa eh. Kumbaga. Mabait si, si Stan. And he's a team player outside basketball court. So close din kayo sa kanya outside the court. So sabi ni Paul nga, kung gugustuhin niya, kaya niya umaverage ng 30. Easy nga, ano nga lang daw pa. May times ba ikaw, teammate mo siya, araw-araw mo siya nakakasama, may times na parang, grabe naman talaga to. Like, na-amaze ka pa din sa kanya. Oo naman. Pag pinapanood ko sa practice yan, para sumasakit ang tuhod ko eh. Yun ang sinabi ni Paul. Yung half step daw niya, kahit nanonood ka lang, ikaw pa parang, parang sakit ng ginagawa niya ito ah. Ganun yun. Tsaka wala siyang pakialam kahit may masakit sa kanya, lalaro siya. Ang sabi nga is, ang dami na niyang injury. Pero like, ulit, magpapalinis yata siya ng tuhod. Pero hindi nagbabago, no? Wala. That's his game. That's his strength. So parang Derrick Rose talaga. Oo. Import namin yan. So, import I'm very happy yan. Na nandito siya. And I'm happy also for him. He's here in Ginebra and he got his championship. That's his first, di ba? In the PBA. Second. Second niya in the PBA. Pero, both, ano talaga, kumbaga, malaking factor siya. Itong bubble siya eh. Out of 11 games yata namin, 7 yata, best player siya eh. Binigay mo na? Ikaw, binigay mo na? Oo. Ako, I mean, at this point of my career, I don't care if I get the best player or the best player of the conference. Even the MVP, akala ko nga si Japet yun eh, or Stanley.